Hello! Mega-mega-love shoutout sa ating lahat, sa mga ka-OFW at sa mga nanonood dito ngayon. Mega-mega-love shoutout sa inyo. Ngayon, ang content natin ngayon ay tungkol sa bulaklak. Itong bulaklak na ito ay bouquet para sa ikakasal. Ito ay gawa namin kasama ko yung alaga ko. Ito yung mga nabili namin sa galing sa palengke. At umpisahan na natin gawin. Pero hindi ko nakuhanan yung buong paggawa ng bulaklak. Yung finished product na lang. Sa mga ikakasal dyan, pwede ninyong magkaroon ng idea sa paggawa ng bouquet. Bouquet para sa bouquet at saka corsage at saka yung ilalagay sa kamay ng mga bridesmaid. Ito yung mga bulaklak. Ito naman siya yung finished product niya. Ito ay corsage. Ito ilalagay sa para sa lalaki ito. Pula. Doon nakuha. Yan na yung mga finished product na nagawa namin. Kami nung alaga ko ng dalaga. Kasi nagpapa-order siya ng mga ganito. Yan na yan. Tapos na yan. Ito ay fresh na fresh. At medyo matatagal ang buhay nito ng 2 weeks. Alam mo ba, 2 weeks ang buhay nito. Kapag pagkatapos ng kasal, ito pala, yung itong bouquet na ito, ito yung gagamitin niya sa akwakan ng bride during the ceremony. Kasi bali, dalawang bouquet yan gagawin namin para sa bride. Sa bride. Ito naman yung corsage. Yung mga corsage ng mga bridesmaids at saka yung ilalagay nila sa kamay nila. At ang motif nila ay green, yellow, at saka pink. Yung mga motif nila. Yan. Hindi lang ito, meron din, kaya lang hindi ko nagawan yung ilalagay sa likod ng mga tables at saka chairs. Ay, yung likod sa chairs. Ito namang bulaklak na ito ay gagamitin sa reception. Ito ay silk na ito. Silk na flower. Ilalagay naman niya sa hawakan niya ito during reception. Kasi bali, dalawang ano kasi yan eh. Yung tanghali, doon sila sa mismo kasal, sa ceremony. Tapos pagkagabi na, doon naman sila sa ganda, diba? Maganda siya. Maganda. Parang tunay sa ito. Itong crusade ito ay para sa lalaki. Mas doon sa hawak ng babae. Yung ulan. Alamin nyo guys, yung bulaklak ay bahagi na ng buhay natin. Dahil habang tayo ay nandito sa mundo, may bulaklak talaga. Nakakasama yan. Kasi lalo na sa kapag bibigyan ng mulang bulaklak yung partner. Kapag niligawan mo yung babae sa mga lalaki, bibigyan ng bulaklak. Ganon. Tapos, syempre, para, kaya nga ang bulaklak ay simbolo ng pag-ibig. Ito naman, nasa flower market kami. Ito yung maninda doon. Ang dami-dami klase ng flower yung pinilihan. Bulaklak. Bulaklak na pagpipilihan. Sari-sari siya. Maraming siya. Ito yung high ginger. Ang gaganda nito. Karamihan yan. Gumagawa din kami nito. Order yan, my birthday, my
kasal, kahit anong occasion yan. Meron din yung 99 flowers, yung malaking flowers. 99 ministers na ako po nagkapag na propose yung lalaki sa babae. Yan ang i-care niya. Iba din yan kasi ito ay parang si mas sari-sari. Ito naman para kalamansi siya. Pero yung lemon pala, lemon. Ayan, maraming klase ng bulaklak. Ang gaganda nila. Ito ay brown. Karamihan brown. Pwede rin gamitin ito sa pagka Valentine's Day, ang maganda ang daming mga ganito na kita ko rin nandoon yung Tita Madel, Tita Madel too. Thank you Randy Marquez. Mga ito naman mga may mga parang plantitas at saka plantitos na yan plantitos na mga nilalagay dyan sa paso-paso. Magaganda siya yung mga ano. Tapos ito yung parang yung makakapal ang balat. Pero magaganda siya yung at syempre yung pakulo natin nung last na sabi natin ang pinaka last na mag-comment sa last comment
ay mananalo ng 200 peso. Ang nanalo nung last time ay si Gilbert Tamayo. Siya ang pinakalas doon sa nag-comment. At ngayon, ulit, meron akong papremyo sa pinakalast na magko-comment dito ng 100 peso by Gcash. Kaya Lord, depende sa kung anong gusto niyo. Yung sumunod kay ano noon ay Lilipet, si Jeffrey Dubaton, tapos si Axel yung pangatlo. Sila yung mga pinakakulina nag-comment doon. Pero ang pinakakuli talaga si Lilipet. Hi, Ginger. Yeah, obviously. You know, in our place, so many like this. In the village. Yeah. Yeah. And then... Okay. Kaya ngayon, sino naman kaya ang pinakahuling mag-comment? Dito sa main ko, dito ko pagbabasihan kung sino yung makikita sa pinakahuli dito after ng live chat. So, good luck! Good luck sa inyo! Good luck yung sino man ang makuli dyan! At sa susunod pa, magkakaroon pa rin tayo ng game sa ating surprise. Okay! Shout out din sa ating anakis, ang ating baby na si Melby Luisa. Ang kanyang subscribe po sa kanyang channel is Melby's World. Bago-bago pa lang yun, pero meron siyang ibang channel na monetize na yung Di Luisa. Kung minsan iniisda ko, siguro nakikita ninyo kung minsan yun, Di Luisa. Subscribe po sa kanya at saka kay sa aking bunso na si Mabel Annabel Luisa. Ang kanyang YTC is Annabel Luisa. Subscribe din po sa kanya. Mega shout out sa inyong lahat. At dito nagtatapos na. Hintayin niyo na yung ending para kayo ay go up. Maraming salamat sa inyo lahat na pumunta dito. Ang dito ay kasama sa mga ginawang mga bulaklak ginagawa na ng interviews in the previous. Sinama ko na lang kaya ganyan yung pagkakakuha sa camera pataas. Hindi pa kasi ako marunong noon. Hindi ko alam na magwawaitin. Okay, maraming sa atin sa inyo lahat. OFW at sa lahat ng manood. At manood pa ulit kayo. Mag-subscribe. Huwag kalimutang pindutin ang subscribe sa pinakahuling bahagi ng watching na ito pag natapos ninyo. Huwag kalimutan kalimbangin para sa susunod. Makakasali ulit kayo sa palitahan ng paindingan ng comment sa inyong pinakalas na mag-comment. Thank you, mega love shout out sa inyo. Thank you. Yung mga ano na yan, yung ginagamit nila sa lucky plants. Sabi nila, lucky plants, sabi siya ang bangko. Ito naman ay mga iba-ibang klase ng roti na nansan karamihan sa Chinese New Year. Yun ang binibigay nila. Yung mga iba-ibang klase. Thank you very much. Dito na po tayo nagtatapos. Meron pa yan hanggang hindi natapos. Subscribe!